po namin na pang gagamitin pang sahog po. Tofu. Pero one part lang po niyan, hindi po yan namin ubusin kasi konti lang yung gagataan namin na laing. Bicol. Laing express pala. Ay, tama ba? Yan ng tokwa. Pang sahog sa laing ginataan po. Pipritoin muna po natin yung tupo bago siya isama sa gata. Try nyo to guys. Napakasarap nito. Gayahin nyo po ang aking loto dahil ito ang pinakatotoong ginataan laing ng Bicol. Ganyan lang po siya kaliit para eksakto lang sa ano, pang sahog po. Prepretuhin po siya muna natin ha, guys. Yes. Isusunod na po natin pawangan sipuyas. Ito na po yung bawang sibuyas natin. Isa lang po, tapos dalawang ano lang po kasi ito lang po yung gagataan natin. Konti lang po eh. Pang tatlong tao lang po to. 3 person. Sibuyas po. Sipuyas. Po yung sangkap natin. Bini, nakita na kayo na. Preparatoyin na po natin siya. Mas masarap kasi yung medyo preto para pag ginataan siya, hindi masyado madurog. Kasi pag hindi mo siya preneto, madudurog rin po siya. Kahit hindi masyado ano siya, itong preto. Huwag masyado tostid para pag tostado kasi masyado ano, hindi na rin papasok yung lasa ng ginataan mamaya. Kaya, ganyan lang po. Ahonin na po natin. Nyog na panggata sa ano sa ginataan laing. Then kailangan malinis yung kamay niyo po sa and mom, mga guys.
Then, ang gagawin po natin na pipigain muna natin. Mga ano lang po, 1/4 ng water kasi konti lang po yun. Or kahit kalating baso nito. Pipigain na po natin siya. Hanggat, mas gusto ko kasi yung ako magpiga dahil makukuha ko yun talaga yung pinakagata niya. Ganito lang po siya. Kailangan make sure mo na malinis yung kamay mo bago ka magpiga nito. Pigain mo ng pigain siya. Mga kalati po niyan para sakto lang yung sa ano, panggata. Gusto ko kasi yung gata ko, yung nagmamaramantika ang ano, nakalabas ng pagkaluto ng laing. Panggataan. Sasalain po siya natin. Yan po yung kalabasan niya. Yan na po yung pinaka-katas niya. Then, bibigayin pa yan natin pa kasi yung tira ng ano niya. Na, kata ng niyog. Yan po siya. Ganyan lang po siya karami. Then, wala po kaya na yung tanglap. Ito na po yung ano natin. Yung gata ng niyog. Papalutuin po natin siya hanggang kumulo tong niyog na to. Hanggat maluto siya. Makita niyo pagluto na yung niyog pa, yung magmamantika na po siya. Dito siya magdidikit-dikit po yung ano niya. Parang medyo nag-slide ng brown. Ang gilid niya. Yun yung lutong-luto na siya. Ganyan lang po siya. Pag mainit na siya, lagi mong haluin lang. Then walang tigil po yun. Pero itigilan mo naman syempre pag hindi pagod ka na rin. Pero huwag mo lang alisan kasi magkakabubuo-buo kasi yung nyog, yung gata nyo pag naluto na po mismo. Maalata mo naman siya pag luto na yung gata kasi medyo nag-brown na po yung ano niya. Yung kulay po. Ito po. Lang po. Then, konting ano po. Ajinomoto. Konti rin pong ajinomoto para hindi man masyado. No? Konti lang kasi pangit pag ano, marami. Ganyan, no? Nakumukulo na siya. Kasi pag inayahan nyo siya, mag-ano po yan. Pangit yung pagkaluto ng ginataan nyo po. Kailangan din ganyanin niya po siya. Palagi. Sarap niya. Ang sarap! Yun! Malayo-layo pa siya. Yung pangsahog. Kailangan pagluto na yung niyog, kailangan ilagay na natin yung pangsahog. Huwag natin isabay man siya. Pwede naman po isabay. Pwede rin hindi. Pero kailangan lutong-luto yung niyog. Tingnan niya po. Medyo brown-brown. Medyo ano na siya. Luto, yan po yung sinasabing lutong-luto na yung nyug niya. Pero konti pa, malalaman niyo po yan kasi yung dito niya, medyo nagaano na. Parang yung, anong tawag nga, no? Be? Nagmamantika. Hindi yung dito niya, sige, ganun, parang binukayo, ayan. Ah, bukwang. Hindi, yung anong tawag, may tawag yan dun eh. Ginagawang ano, yung pinapamantikaan nyug tapos, lagay sa ano. Kalimutan ko na po yun kung anong tawag yun. Pero ito, ganit na. Medyo brown na po siya. Pero konti pa po. Yan ah. Tingnan nyo. Ang kintab na ng ano niya, di ba?
sariling ano niya yan, mantika. Tatlong piraso po or apat, depende sa gusto niyong angang. Sa partner ko kasi ano, ayaw niya sobrang angang, yung medyo mangang lang po. Apat na sili. Kagaya nito, yung yog na to, lutong-luto na po ito. Sarap na yan. Tapos pag nilagay niya na yung laing po pala, huwag niyong aluhin agad. Yan o, lutong-luto na yan. Sarap na yan. Ano yan. Yummy! Yummy po yan. Po pagbalat ng ano, tangkay ng ano, laing, sasamahan po pala namin ng kaunti lang kasi pangit pag ano, ang daming ano, tangkay ng laing. Kunti lang kasi pang dagdag lang po yan. Ganyan po siya. Tapos ikakat po siya namin ng maliliit na cut po. Maliliit po yung itong pangaba. Pangit kasi yan. Ganyan po. Ilagay. Ayun. Maya maya itusunod natin yung dahon niya. Pag medyo maluto-luto na po yan, huwag masyado luluhin kasi alam niyo yung laing, di ba, Makati po siya. Alam po siya. At susunod na natin talaga yung dahon. Ito na po siya. Yung dahon po. Huwag mo muna siya aluhin. Ganyan lang po. Ganyan na lang po. And then, takpan muna po siya. Ganyan na po natin. Ganyan lang po pagbaliktad niya. Hindi, huwag yung laging halo. Kasi yung ganyan na, ano, yung nagkukos siya ng Makati po. Tingnan, medyo dry lang, diba siya? Yan, yan na makakapaloto sa kanya. Gaganyan na lang po yan. Gusto ko kasi yung pagluluto ng laing, ano, yung ibang maramantika po. Ganyan lang po siya. Sarap! Delicious na po siya. Medyo nagmamaramantika po yan. Ganyan po siya, kadry ang